May natira ba kayong pandesal o tinapay na ayaw ng kainin ng inyong pamilya? Naku, sayang naman kung hindi na makakain. Tara, gawin nating espesyal. Pero bago ako magluto, dadaan muna kami sa aming happy place. Hindi kasi kami nakapunta dito last week kasi nga nagkasakit si Shinji. Kaya ngayong okay na siya, bibisitahin na namin ang aming mga mahal sa buhay na nandito. Syempre, mandatory picture, video pala. Tignan nyo naman ang mga anak ko, mukhang na-miss talagang lumabas kahit nga si Shinji tahimik dito. Gusto ko palang mag-thank you kay mate Andy Galvez. Nakakatuwa lang kasi naging inspirasyon ako para sa kanila para ipagluto niya ang kanyang mga anak na mga gusto nilang pagkain. Thank you so much Andy, pinasaya mo talaga ako. Regards sa mga anak mo, sa totoo lang kasi yung paggawa ko nito mga mini vlog ko, minsan pinanghihinaan na rin ako ng loob eh. Dahil nga sa minsan konti yung views ko, konti yung mga followers ko, yung nag-e-effort ka pero kulang pa rin. Pero pag nakakabasa ako ng mga ganitong message, nabibigyan ako ng lakas ng loob para magpatuloy. At ayan nga, nag-iipon na naman ng bato ang aking anak at nadapa na siya. Mabilis naman siyang nakatayo, so sa tingin ko ay okay lang naman siya. So yun nga, tinignan ko kung may sugat siya at wala naman. At ang nakakatawa dito, sinisisi niya pa yung bato kung bakit daw siya nadapa. So parang walang nangyari, balik na naman siya sa pagtutulak niya sa bato. Ewan ko ba sa batang to, every time na pumupunta kami dito, gustong gusto niya talagang ginagawa yan. Stone family daw kasi. At bago kami umuwi, naglaro muna sila ng kanyang kuya. At pagka-uwi nga namin, ginawa ko naman na ang aming merienda. Ito yung tira naming pandesal kanina. Mga 10 pieces pala yan. Hiwain lang natin lahat yan ng pa-cubes. Then sa isang bowl, magbasag lang tayo ng tatlong itlog. Halos lahat pala ng gagamitin kong ingredients dito ay mga tira ko lang sa mga nakaraan kong niluto. May natira rin akong gatas nung nakaraan, kaya ilalagay ko na rin dito. Then maglagay na rin tayo ng salt, pampalasa, and 1 tablespoon of sugar. Then haluin lang natin ito ng maigi. Kung wala pala kayong available na gatas, pwede rin namang tubig. Once na mahalo na, pwede na natin ilagay ang ating hiniwang pandesal. Sir, ano pong order nyo? Bigyan mo ako ng 10 pandesal na puro sunog, isang itlog na sobrang alat, isang juice na malabnaw at kanin na puro totong. Sir, bakit naman po puro ganyan ang order nyo? Kasi namimiss ko na yung luto ng misis ko eh. So yun na nga, balik tayo sa aking niluluto. Nagpainit lang pala ako ng butter sa kawali. At inilagay ko na yung pandesal na nilagyan natin ng itlog. At tatakpan muna natin ito para mas mabilis maluto. Mga 4 minutes ko palang niluto yung kabilang side. And then babalik ta rin na natin at pwede na tayong maglagay ng toppings. Spaghetti sauce, cheese, ham, yung mga nilalagay ko pala sa ibabaw. After ko maglagay ng mga palamuti sa ibabaw, tatakpan ko yan ng mga 3 minutes. And hola, luto na ang ating pandesal pizza. O diba, sino ba mag-aakala na pandesal na tira-tira lang yan? Kahit na anong klaseng tinapay po pala, pwede nating gamitin sa paggawa ng ganyang klaseng pizza. At nakagawa po ako dyan ng 8 slices. Alam nyo ba, napakasarap ng lasa niyan. Gustong gusto ng mga anak ko. At sana nagustuhan nyo po ang aking niluto ngayon. At sana lutuin nyo rin po ito para sa inyong pamilya. Yun lang, salamat!